UN observer calling for the recommending that all NTF-LCAC activities be stopped. Mm-hmm. Yes, this is a breaking news. That's why I interjected. Yes, so lahat ng ginagawa titigil na raw kasi it is anti-human rights and it will not end. So ito mga kabanat, no, sabi nga ni Senadora Frances Tolentino, ito'y breaking news dahil itong UN rapporteur, no, ay nakikialam, no, at sa katunayan gusto pa nilang nag-propose pa sila na i-abolish itong NTFLCAC. So anong kapangyarihan ng UN rapporteur na pakialaman itong NTFLCAC na gusto pa nilang i-abolish? Ano yun? Ano yun? Kalyado na ba ni Juma? Diba? Ano yun? Makakaliwang grupo na ba itong ano? Anti-government na ba itong UN rapporteur? Bakit doon sila? Napapansin nyo itong UN rapporteur kapag against sa gobyerno, napakabilis nilang umaksyon. Diba? Hindi mo na tinignan, no? Hindi mo na tinignan yung sa panig ng gobyerno. So papanoorin nyo muna ito bago na tayo magko-comment. Permission of the two gentlemen, just a minor interjection which I think is germane to the topic at hand. May we know from the good sponsor his views on the latest intervention made by the United Nations rapporteur who was here for 10 days lambasting NTF LCAC program for being anti-human rights because of some perceived violations relative to climate change initiatives. Perhaps the query made by the good minority leader has something to do likewise with this seemingly intrusive misobservance of a foreigner named Mr. Fry delving into our affairs and as to how we should end communist insurgency here. Palagay niyo, tama ba yung sinabi nila na may nakialam na naman, lumabas ngayon, kakalalabas lang ata ngayon yung statement? Maybe, Your Honor, he's one of the most misinformed foreigner who set foot in this country. Baka ang narinig lang niya ng mga na side ay yun doon lang sa kabilang side. Hindi niya napakinggan yung side ng gobyerno. So was the OPAPRU involved in during the visit preparations or of this UN observer? This is a breaking news. Palalabas lang po nito, mainit-init pa ito. OPAPRU is not involved, Your Honor. So hindi sila na-involved. So kalalabas lang. Had they been involved, for sure, magbabago yung paningin ng foreigner na yun sa NTF-LCAC. So kung in-involved nila OPAPRU, they will be informed accordingly. Hindi naman po sa porke nasa gobyerno tayo, pero yung tama lang na information dapat nakakarating sa kanila. So this will be the news for tomorrow that UN observer calling for the recommending that all NTF-LCAC activities be stopped. Mm-hmm. Yes, this is a breaking news. That's why I interjected. Yes, so lahat ng ginagawa titigil na raw kasi it is anti-human rights and it will not end. Mm-hmm. So it will not end the conflict due to his mission is supposed to be for climate change activities. Hindi ko alam ba't siya napunta ron. That is why we are in quandary right now, Your Honor. NTF-LCAC is all about good governance and
delivery of basic services to the communities. And they are not involved in the armed confrontation with the enemies of the state. And why they are lambasting the NTPLCAC? Maybe they are being fed with the wrong information, Your Honor. I hope they can be corrected. I totally agree, Mr. President, Your Honor. That's why the peace process is really a very fluid dynamics that would involve not just local conditions, current events, even the appropriate resources allocation of the government, and other societal factors that probably would be beyond the comprehension of foreign observers going here. Mr. President. Yes, Your Honor. It's very clear. So that will be the news for tomorrow. And your committee just made a response to that observation coming from an alleged UN observer. Thank you, Mr. Minority Leader. Thank you, Mr. President, for allowing this short interjection. So yun, mga kabanat, no? So permission of the two gentlemen. So yun ang yung nire-raise na ni Senator Tolentino doon sa issue mga kabanat na itong UN rapporteur, no, nakikialam dito sa NTPLCAC. Siguro baka nakausap itong grupo ng makakaliwang grupo, no, at na brainwash ika nga. At saka ang tingin ko kasi itong mga UN rapporteur na ito pag against sa gobyerno ng Pilipinas, napakabilis nila umaksyon. Na napapansin nyo ba? War on drug, ang bilis nila. Parang one-sided sila ba? Yung tinitingnan na lang nila yung sa kabilang grupo, hindi nila tinitingnan yung kapakanan ng gobyerno eh. Halimbawa, yung sa drugs, no? Nakikita nyo yung nasawi lang sa drugs yung kanilang pinagtutuunan ng pansin. Pero yung nasawi sa hanay ng mga kapulisan na napakaraming nadali din dahil lumaban nga yung nasawi, hindi nila tinitingnan. So doon nakikita yung pagiging bias, paging one-sided. Hindi mo alam kung bakit ganun sila o nakatikim ba ng ambon, na ambonan ba ng biyaya. Na? Tapos dito naman sa NTPLCAC, nakikialam na naman itong UN rapporteur. Eh, sabi nga ni Senador Francis Tolentino, ay bumisita yan dito para sa climate change. Pero bakit napunta doon sa NTPLCAC? No? At sinabi pa nila, yung NTPLCAC daw, sabi ng UN rapporteur, against human rights. Wow, ibang klase, no? Ibang klase yung ganyang klaseng UN rapporteur. Ano yan? Natutulog. Nakikita mo talaga yung UN rapporteur na yan ay talagang sabagay. Itong ahinsya kasi ng gobyerno ngayon at itong kahit yung mga UN rapporteur na yan, hindi naman talaga naglilingkod yan eh. Ay parang kalahati yan, hap-hap, pangalawa, ang iba na hinahanap hanap buhay na lang talaga nila. Hindi na yan, hindi na sincere sa kanilang kung ano ba talagang ganilang mandato, ano ba talaga yung dapat nilang gampanin, hindi na eh. Nakikinig na lang yan sa mga marites, no? Lalo na kapag nagsalita against sa gobyerno, yung puwet yan, mga kabanat, parang puwet ng manok eh, na kumukimbot-kimbot. Kapag nakita nila yung nagsalita ay against sa gobyerno. Yun ang ngayon. Tita nyo, yung UN rapporteur na dapat hindi sila makikialam, no? Hindi sila makikialam dito sa issue ng sa ating bansa. Pero nakikialam. Ultimo, di ba, nakaraan, droga, dami nila. Hinahunting nila si President Duterte, no? Gusto nilang pananagutin doon sa issue ng war on drug. No, napakarami nilang binibira dito. Diba? Gusto hasta hanggang ngayon ay binibira pa nila tinitira pa rin nila si President Duterte at pati itong NTPLCAC ay sinasawsawa na naman nila. So maling information nga, tama yung sinabi ni Senator Bato. Maling information na kakarating dito sa UN na porto nito. Kapag hindi naman ito, halimbawa itong UN na porto na ito ay nanindigan sa kanyang statement. Abay, magtaka ka na kung anong klaseng tao yan. Kaya naman ang mga kapatid ng video at comment, reaction nyo ba dito sa sinabi, no, ng UN reporter nyo. Tama ba na makikisaw-saw sila at makikialam?
ba? Palagay nyo, anong nangyari dito sa UN Rapporteur? Bakit na ganyan yung statement niya? Sino kayang unang nakaharap niya dito sa Pilipinas nung dumating siya dito? Sinong nag-udyok sa kanya na malakas, ma-impluensya para sabihin niya? Malamang mayroon siyang nakakausap dito na sikreto. Bago dumating niya, mayroon nakakausap yan. Bakit niya nasabing ganun? A bullish and the apple cup. Diba? So, screenshot natin yan para gawing thumbnail. So, mag-additional lang ako, no? Kung sino yung unang pupuri dito, halimbawa, pupurihin itong UN reporter na ito, siya yung unang nakausap nitong UN reporter. Siya yung nag-brainwash sa UN reporter na ito. Itong bumusita dito, UN observer, na ang layunin sana dito ay pumunta para sa climate change, pero bakit na napunta siya sa NTFL CAC issue? So kung sino yung unang pumutak dito, halimbawa, nagsalita na pinupuri itong UN reporter na ito kasi mayroong itong pag-abolish ng NTFL CAC, mayroong natutuwa dito na grupo eh. Itaga mo sa buto kung sino unang natutuwa dito. Malamang sila yung nag-brainwash dito sa UN reporter na itong bumisita sa atin.